Send this Easter as do you want. Cut and cut. Good take. Proceed to the next frame. Punta na ako sa anniversary gig namin ng Greyhounds. Tatalong ka naman mula sa sinasakyang nakala sa'yo sa taas para lang magbakalunod sa alis sa bisyo o sa lumo. Bibitawan mo na ba paniniwalang nagulong? More often than not, expected naman yung dami ng tao. Pero up to us na rin kung meron ngayong gabi. Gusto namin medyo back to the roots. Talagang attack. Inisip namin talaga yun eh. Ano yung strongest 17 songs namin na maihahain? Special siguro. I mean, nandiyan namin man si Ian. Sigurado namang sasamba yun eh. Gulat siguro in a way na gulat na appreciative na nandiyan pa rin. Hindi, minsan, tansyahan din. May, siguro through the years, medyo meron na rin may parang barometer na kami na dinedetermine namin kung masyadong magulo na ba yung crowd. Kasi isipin mo, dati, like more than a decade ago, yung mga kapataan pa namin, lahat talaga, umabot sa point na lahat ng schools na tinutugtugan namin right after, nababan kami. Kahit sa sarili kong sa home school, sa Ateneo, yung Henry Lee Irwin, yung theater na pinagawan ng batch namin. Then wasak after nun, banned. Binigyan lang nila yung tulong nila, hindi nila pinag-i-please yung mga tao na ano man. Ilan talaga sila gusto nila mag-inay, matigas. Pangmatagalan yung tulong na nagawa nila. Nag-work, alam mo. Kung pinupuntahan pa rin siya ng mga tao, pinapanood pa rin sila live or pinapatugtog pa rin yung music nila. Ika ngayon, 17 years strong, hindi pa rin nagbabago. Si Reg yung humingi sa akin. Sabi niya, Blues, gawa tayo ng malaking show. Hindi naman malaki, pang collective lang. So sabi ko, sige. Tapos biglang napag-usapan yung 17 songs. Hindi ko lang ako nagtanong eh. Parang, kaya nyo ba mag-17 songs? Tapos yun, yung sa 17, tapos parang yung unang usapan, oh, plus 2 lang yan, nag-15 na tayo eh. Biglang nung ginagawa yung setlist, doon nakaramdam. Dami na ito ah. 17 to. Eh, papaubaya nila yung sequence kay Reg. Kasi hahanap siya ng mga pahinga. Yun, 17 years na yung banda. Parang, and wala pang plano mag-retire. It's dedication. You can't last. I think they just celebrated 17 years, right? That's quite a long time for a band to exist. Ah. Especially if you're in it for the money. 17 years, medyo matagal yun if you're in it for the money. Because sometimes it's not really that. You know? So you see a hardworking band dedicated to their craft. Marami kang iniisip na band names, I suppose. Pero ang hirap, isip mo high school ka, di ba? Parang fresh out of grade school siguro. Tapos isip ka ng band name, hindi mo alam kung ano pang tugtog. Gusto mo naman yung ganun. E nagkataon yung daddy ni Auds, may banda rin, Greyhounds. Pangalan ng banda namin, pangalan ng banda ng airpot ko yan. Pero S yung sa Greyhounds nila dati. Kinopya lang namin kasi wala kaming maisip na pangalan nung bata pa kami nun. Doon namin naisip, ba't hindi natin gawin Greyhounds? Pero pinalitan namin yung S kasi new generation na pinirawa namin yung Z. Before your Hounds kasi si Auds and Allen, mga friends ko na high school sa Aquinas. Ayun, nag-decide kami to form a band. Kinontak nila ako. It was Allen, Nino, and Auds. Tapos ako, yung former singer namin si Alex. Nag-isip lang kami na gusto namin mag-battle of the bands nung una. Sa San Juan. Tapos hindi natuloy yung Battle of the Bands. Tapos, yung mga panahon na yun, nanonood-nood na kaming Club Dread. Tapos pangarap na talaga namin makasampa ng Club Dread. Tapos, nagka-falling out dun sa unang vocalist. Tapos, sakto pa, yung may gig kami na nakasabay namin yung lumang banda rin ni Reg, yung Chadish Magoy. So yun yung history. High school friends, si Nino, kasi ni Auds. Tapos si Reg, we met him along the way sa Dread nung nagigig na kami there. Tapos, you know, pero before Reg joined, Greyhounds na siya. So,
ko yun. Siguro Greyhounds yung pinaka-fearless na banda na nakilala ko dati dahil naalala ko yung mga kwento nila dati na nagbubu yung mga tao, nakikita pa lang itsura nila dahil syempre hip-hop yung pormahan nila, di ba? Maluluwang na damit, rock tsaka hip-hop magkaaway dati. So nakikita nila, uy, hip-hop ka, bubu. Pero nagsimula na sila mag-set, lahat ng tao tumayo doon. Maraming chance. Kumbaga, nagkataon na we were the right band with the right sound at the right place at the right time. Lalo na yung magkasasarado yung Dread, saktong may Independence Day special yung NU, wala kami sa lineup. Doon nag-start yung breakout eh. Na singit lang kami sa lineup, galing pa akong school, binilitaan kami out of nowhere. Sige, tugtog dyan. Ayaw pa kami pasampahin on stage dahil hip-hop yung itsura namin. At the time na yung hip-hop at metal, nagpapatayan eh. Ayaw kami paakitin, asartala kami on stage. Direct, tinatawag na pugo ako, nakapipin na jersey, tawag sa akin, pigpen. Yung first time ko, I was booed on stage, dude. Because they had a following. So, yung vocalista nila may fanbase na tinatawag siyang Jonathan Davis ng Pilipinas, yung sa Korn. So, pagsampa kong stage, meron talaga mga ilan na pinumura ka, sinisigawan ka, pinapababa ka sa stage, pare. Trial by fire. So, nanonood yung mga taga Queso sa baba, yung mga ibang bandang mga tropa namin. Tugtog kami isang kanta. Okay, tumahimik. Second song, tahimik pa rin pero parang medyo may murmurs na. Third song, medyo nag-headbang, slama na. After nung set namin, pagbaba namin on stage, tahimik na yung tao pero nag-part ways talaga. Yun yung one of the most surreal experiences siguro sa pagbabanda. Yung kumbaga sa temple ng mga metal during that time, di ba? Tapos napa-part ways mo talaga sa that. Was something din. Tapos dahil dun, dahil on air yun, by chance napakinggan ni Noel, yung producer namin, Noel De Bracking, took the chance and offer kami na let's record the demo. Wala kaming gastos yung punta lang namin siya. Kaka-setup lang niya ng shop. Bigyan ng chance, record ng demo, pinasa sa Indoro. Next step na narinig naman ng manager ng Razorback, na manager din ng Wolfgang that time, na kinakwento nga ni Patrick noon, yung narinig daw niya yung kanta, talagang napatigil siya sa kalsada para pakinggan tapusin. Kasi sa Sony siya noon. Tapos kinuha niya yung CD namin. Tapos linapag dun sa harap ng managing director nun, si Wally, Sir Wally Chamsay. Tapos nun pagkakuha niya ng CD, eh big Rage Against the Machine fan pa siya. At the time ng Korn, Deftones, Limp, pagkarinig niya, that day itself, pinatawag kaming lahat. So from that point, yun na, chance. Again, chance. Diba? The right sound, the right people, the right sound, the right place, the right time. Mahirap naman sabihin na kami pinakamagaling. Hindi, pero ganun talaga nag-start. Si Nino, siya yung pinakamalupit sa mga kung ano-anong gamit. Pagka ni-research niya, talagang ukayan niya hanggang sa bottom from top yung gusto niyang alamin, makukuha niya. At talagang inaano niya na maging expert siya doon sa isang ano niya. Si TJ naman, siya yung ground control ko pagdating sa negosyo kasi kanegosyo ko siya sa isang adventure namin yung medisina. So siya yung nagre-remind sa akin palagi. Kung medyo lumilipad na yung imagination ko, siya yung, de, eto muna, baby steps. Ayan, siya yung ganun. Responsable si TJ, yun, pero sira ulo siya pagdating sa sapatos. Si Reg talaga, parang siya yung pinakakuya sa amin kasi parang siya yung eldest. Siya yung marami kayong natutunan sa kanya. Sa amin lahat, siya yung unang nagsarili. So, kuya. Tapos si Audsby, pinsan. Ibang mundo yung in-open. Isip mo,
kailan ka lang makakarinig ng ano ng musikero namin? Sa Bungero. By career, by trade. Pero buhay niya yan eh. Hindi lang siya, kumbaga hindi lang siya job eh. Yung interesting doon kasi sa kakakwentuhan tsaka kakakita. Ibang-iba rin yung mundo na ino-operate niya. Ibang-iba rin yung sobrang fascinating din ng mundo nung Sabo. So, isip mo, ipag-jumble-jumble mo yung together sa isang banda. Ang kulit din ng dynamics naming lahat. Ang pinaka-effective na ginagawa ng banda ko ngayon para mas mabilis yung paggawaan ng kanta. Ako, madalas may baon na riff. Tapos, pinipilit ko magkaroon din ng parang kapatid yung riff na yon para meron na kaming pipiliing verse ba or chorus o pang bridge ba na riff. Si Auds yung, pag nagsusulat kaming kanta, siya yung katimbang ko magsulat. Kung halimbawa may lyrics ako, may gusto akong gawin na hook, siya dapat yung kasama ko kasi siya yung gagawa ng mga riff. Siya yun eh. Kay Auds ko hinihingi talaga yun eh. Ako yung usually taga-tahe, taga-arrange. Kung yung pag nag-iisip ako ng arrangement, drums yung nasa utak ko. So saktong-sakto na kay TJ through the years. Alam na alam ko kung ano yung kaya niyang ibatong palo. At alam na rin niya kung ano yung mga pwede kong isingit na baseline. So kaming dalawa ni TJ yung nag-a-adapt dun sa arrangement, yung mga breakdown. When you jam, madadagdagan ng parts, mababawasan, madedecide kung ilan ba to, 4 minutes ba to o 8 minutes ng kanta na to. So kahit ano pang, syempre may mga baon ka, may mga songs din na doon na lang talaga sa studio nangyayari. Pero ano, generally talagang kailangan namin mag-jam para makabuo kami ng kanta. Walang nagdadala ng buong kanta na sa amin eh. Ginagawa lang namin talaga sa studio. Riff lang yung baon ko. Sarap gumawa ng music eh. Isa sa pinakamasarap siguro na trabaho. Took a while para makapasok kami doon. Takot sila sa mga taong nanonood sa amin kasi sobrang nagde-defy. Walang sinasantong rules or regulations o ano. Pag yun yung hinahanap eh ng mga taong ngayon, something different, something, you know, it not the next Wolfgang, not the next Greyhounds, not the next Razorback or whoever. So write good songs talaga. Akala ko metal lang trip ko dati. Tapos nung napakinggan ko yung blues. Tapos nung nalaman ko yung idol ko sa Dimebag eh, kaya ganito yung gitara ko. Nung nalaman ko na bluesero din pala siya. Trip niya blues, pero nako-convert niya sa metal. Na-inspire ako lalo. Tapos anything in between na nadadaanan ng mga music na yun, na-appreciate ko na ngayon. Hindi lang pala metal yung masarap na music. Tapos yun, Razorback Wolfgang, yun yung, doon kami lumaki. So sobrang pleasure nga na, kumbaga, co-league namin ngayon, diba? Mga kuya namin na nakakasama yung Razorback. Actually, yung Beatles talaga, nag-influence sa akin, mag-start, mag-banda, pero sa rock music talaga, yun, nagsimula akong makinig ng Guns N' Roses, Metallica, Poison, Skid Row, mga ganun eh. Pero yung pinakamalaking impact talaga sa akin is grunge. Kasi yung airpot ko kasi, may banda din siya. Nung nagbabanda siya nung bata pa siya, kilala yung banda niya ng tatay ni Auds. Pero hindi sila magkaibigan. Yun, tapos nagkahilig akong parang trip kong magbanda nga. Sundan yung mga yapak niya. Ganun. So sinabi ko na ano, sa UST ako mag-aaral. Nagtatayo akong banda. Gusto ko ma-sign sa label. So, yun. Nung tumutugtog yung Hounds sa circuit, dun sa Dread, tsaka kung saan man bands around, venues around Metro Manila dati, sinuwerte kami na maging tropa namin yung ano. By then, ano, ay hindi, then ano pa, cheese pa sila, queso, and Slapshot. Tunay, pare. Kami nag-start, hanggang ngayon kami pa rin. Nag-uusap kami kung anong pwedeng strategy na magkakasama-sama pa rin kami.
yun, Slapshot, Queso Greyhounds, eh. Kumbaga, talagang brother bands for the, what, almost 2 decades? Razorback, mga kuya. Well, yung Wila, nandyan. But, kumbaga, parang spiritual successor ng Queso. Parang, parang mix ng old and new generation. Minsan gusto ko nang iwanan ang larong ito, pero di nila ako pinapayagan. Buti na lang biniyayaan ng isang munting supling, kaya muling ginanahan. Nilabas nila yung ano, apoy. Yung bago pa lang yung apoy. Tumugtog sila, tas siguro mga 3,000 people sumusunod pa sa sinasabi ni Reg. So doon ko nakita yung power talaga nila, as kung paano nila pa pagkalawin yung crowd. It's a community that exists on its own. I don't call it arrogance, but that's confidence in what they do. It doesn't matter where OPM goes now, they have their own road. I think they had this one night in Giho with Barangay Tibay. When it's Barangay Tibay, it's like the whole, up to the whole street is puno, no? Diba? You can't even go in or out anymore. Yung Barangay Tibay, parang alibi lang namin. Kasi dati, hindi naman kami nakakatugtog basta-basta sa mga clubs. Eh. Like, for example, yung sa Giho, took a while para makapasok kami doon. Takot sila sa taong, mga taong nanonood sa amin. Kasi sobrang nagde-defy. Walang sinasantong rules or regulations. So ano. That time, barangay yung tawag namin sa amin kasi ang dami namin. So naghanap kami ni Toots. Si Toots pa rin yung kasama ko noon. Naghanap kami ng word na magra-rhyme doon. Hanggang sa naging Barangay Tibay. Yung pinakamagandang gulong. I saw Reg jump up on the over the fence after their set. Shirtless, walang sapatos, and drenched in sweat. That's after a performance, okay? So, ano nangyari? Grabe sa loob eh. Ganun yung tugtugan. That's Greyhounds. That's Greyhounds. Ubaw! 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 Ako, makulit yung imagination ko. So, yung medisina, nangyari nga noong 2006, hindi naman namin alam na magkaka-shop kami, magiging ganyan yung tanggap sa kanya ng tao. Pero, naisip ko lang na ang galing nun. Kasi, dati binibigyan kami ng damit ng kung sino-sinong brand, di ba? Para maka-impluensya, para pag nakita ng mga tao, try nilang bilhin. So, naisip ko lang, tayo gawin kaya natin yung brand natin, tas tayo mag-promote. Okay, siguro yun, di ba? Siyempre, parang, sa sa Pilipinas kaya, so mag-iisip ka kung ano pwede mong gawin na fallback kasi magkakapamilya ka or whatever. Try mo magtrabaho ng kung ano man jobs. Actually, si Reg nag-try yung mag-call center. Ako, nag-try ako mag-sound engineer kasi yun yung pinag-aralan ko sa Binildo. Habang nagtatrabaho ako, tumatakbo na yung medisina pero hindi na.